Mayor Kalugay, naging pulis po kayo 2000? 1993 po. 1993 hanggang? 2015 po. 2015? Your Honor. Ano yung pinakamataas na ranggo mo sa kapulisan? PO1 lang po, Your Honor. PO1? Opo. Bakit, ano, nag-optional retirement ka? O... na maaga po kung nagretiro, bakit? Your Honor. Bakit maaga ka nagretiro? Kinumbinsiya po nila ako na tumakbo po. So, 2015 ka naging nag-retire, di ba? Nag-early retirement ka sa kapulisan? Ay, opo, Your Honor. 2015. O tapos, kailan ka nag-mayor? 2019 po, Your Honor. 2019. Sino nagkumbinsi sa'yo tumakbo? It took you 4 years to decide? May election tayo na 2016. Oh. Una po sana, Mayor. Tatakbo po sana ako sa Bugalyon po, Vice Mayor. Oh, ano nangyari? Hindi na po natuloy, Your Honor. Ba't hindi natuloy? Marami pong dahilan, Your Honor. Okay, pamilyar ka ba rito sa BET Construction and Supply Incorporated? Yan po yung family business po, Your Honor. Ano yung nature ng business nitong BET Construction? Construction po, Your Honor. Lahat construction supplies? Am I correct? Opo, Your Honor. Okay. Itong si Madam Garly, sir, common law partner, common law wife? Opo, Your Honor. Okay. Are you aware that this could be a violation of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices when you awarded several contracts in favor of BET Construction by allowing your common law partner to participate in the bidding and subsequently be awarded the contracts in your municipality? That smacks of conflict of interest. Your Honor, hindi naman po sila kasama po dyan sa LG Usual po. Yung common law wife mo, nandito sa one of the board of incorporators dito sa BET. Tapos ina-award ng munisipyo mo, lahat ng makontrata, halos lahat ng kontrato dito sa BET Construction and Supply Incorporated. Paano nagkaganon? Ang asawa mo o yung common law wife mo, member ng Board of Incorporators ng construction company, at ina-award ng munisipyo kung saan ka mayor dito sa particular na construction company. That smacks of conflict of interest. Am I correct? Hindi po, Your Honor. Wala pong ina-award po sa construction po. Ito yung lahat. Oh. Gusto mo ba? Bigyan ka ng kopya. O, June 30. Reference number. Nandito lahat. Barangay Pangaskasan. Suwal, Pangasinan. 1.2 million. June 19, 2023. Concreting of solar dryer and rehabilitation. 669,000. June 19, same. 671,000. At yung common law wife mo, ang shares niya dito sa BET Construction, 70%. Oh, hindi ka ba nahiya? Ina-award mo dito sa common law wife mo? Lahat mga kontrata nang galing sa Suwal? Your Honor, wala pong ina-award po ang LGU po. Nandito nga, oh. Summary of approved projects of BET Construction and Supply in Suwal, Pangasinan. Nandito mga dokumento, dinideny mo pa. Opo, Your Honor, dahil wala naman po inaward ang LGO. Nandito na nga. Gusto mo ba ipakita ko lahat ito sa'yo? Ha? Ayan o, may field jobs pa. Oh. Opo, Your Honor, wala pong inaward po ang LGO. Alam mo, Mayor, lalo ka madidin habang kung patuloy ka magsinungaling. Nandito na, this is documented. Ba't tayo pang aminin ng totoo?
Sinasabi These ko po yung... These are all documented. Ibig sabihin, nagsisinungaling itong mga dokumento na hawak ko. Sinasabi ko po yung totoo, Your Honor. Sinasabi nga totoo, ibig yung mga sabihin, itong mga dokumentong hawak ko, nagsisinungaling? Hindi ko po sinabing nagsisinungaling, Your Honor. Paano? Pero hindi ko po alam kung saan galing yan, Your Honor. Pakita mo nga sa kanya ito. Lahat nandito, lahat ng ano, ang kapal nito. Lahat in award sa BET. Pakita mo sa kanya. Ito yung summary. Totoo ba yung common law wife mo? Pag mamayari 70% shares dun sa BET Construction? Opo, Your Honor. At least yun inamin mo. I-browse mo itong mga dokumentong na ipapakita sa'yo na in-award lahat ng munisipyo ng Sual sa BET Construction. Your Honor, ito po ay sa barangay Pangaskasan po ito, Your Honor, hindi po in-award po ng LGU po ito. Kaya nga, sa BET. Ang barangay Pangaskasan po, ang sila po yung ano dito, Your Honor, sa nakita ko po. Barangay ng? Barangay Pangaskasan po. Under ng Sual? Kasaba po sa barangay po ng Sual po. Di inamin mo rin na ibig sabihin, hindi mo kontrolado yung mga barangay doon. Ikaw ang mayor. Hindi ko po kontrolado po ito, Your Honor. Huwag ka na magsinungaling, naging mayor din ako. Opo, Your Honor, pero ibig sabihin, hindi mo ma-influensya yung mga barangay captain mo? Wala po kong influensya para dyan po, Your Honor. alam mo, wag mo kong gaguhin, ha? Naging mayor din ako. Naging mayor din si Senator Gatchalian. Naging mayor din si Senator JV. Wag mo kaming gaguhin dito. Ibig sabihin, wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Wala po, Your Honor. Mahina ka, Mayor. Paano ka nanalong Mayor kung wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Hindi. Anyway, that's besides the point, Madam Chair. At least inamin niya na itong mga barangay niya, mga barangay captains niya, nag-award dito sa BET kung saan 70% ng shares ng BET ang pagmamayari niya ng common law wife niya na si Garly Macaranas. Alright? Okay. I have here a confidential information. Yung unang asawa mo, si Annalisa Sarmiento. Correct? Opo, Your Honor. After your failed relationship, nagkaroon ka ng partner nga. Ito kasi lukoy yung partner mo, si Garly Macaranas. Correct? Opo, Your Honor. Pero naghiwalay din kayo. For a time. Hindi naman po kami naghiwalay, Your Honor. For a time, naghiwalay kayo. Hindi po, Your Honor. At nagkabalikan din kayo? Hindi po, Your Honor. Naghiwalay kayo dahil nalaman nung second law, common law partner mo na may relasyon kayo ni Alice Goh? Hindi po, Your Honor. Sige, mag-deny ka pa na mag-deny. You own the Happy Penguin Resort, Sual Town, near Sual Port. Wala po akong resort, Your Honor. Yung Happy Penguin, hindi sa'yo? Hindi po, Your Honor. Dahil binenta mo na nga. A few months after. Wala po akong binenta. Binenta mo, di ba, yung lupa? Nasa record, binenta mo yung lupa, di ba? At ang sinabi mo, noong nakarang hearing, ang common wife mo na si Garly ang nagbenta. Di ba? Lupa lang po, Your Honor. Correct. Hindi po bininta po yung resort. Oh. Dahil hindi naman po at amin yung resort. At tinatanong ko sa'yo noong nakarang hearing, kung magkano yung zonal valuation ng lupa? Nasubmit mo na ba? Meron na po kaming sinubmit, Your Honor. Nasaan? Nandyan po. COMSEC, natanggap na ba? Sige, meron na. Magkano? Iba-iba, sir. Pero dapat commercial dapat. CR kung commercial. Anong barangay yung Happy Penguin? Poblasyon. Opo, Your Honor. So magkano yung ano classification nun? Looban po, Your Honor, siguro. What is the classification I'm asking you?
Commercial? Third class po, Your Honor. Is it a commercial land? Hindi po, Your Honor. Ano? Third class po. Ano? Looban po kasi yung lupa at so ano dito, bundok. Magkano, hindi ko maintindihan to, magkano ang zonal valuation dito? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 300 to 350 po per square. 300, magkano binenta yung lupa? Pinabinta ko po sa aking kinakasama ng 1.2. Ilan square meters? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 4,000 square meter. 4,000? Square meter po, Your Honor. So zonal valuation is 300 pesos per square? Yun po, Your Honor. Sinungaling talaga ito. Anyway. Kasama pa po sa salin mo yun? Hindi. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nalagay sa salin ko po yung lupa, Your Honor. Bakit? Nakaligtaan ko po, hindi ko po nailagay, Your Honor. Nakaligtaan mo, ilagay sa salin itong 1,200 square meters? 4,000 square meters, nakalimutan mo? Opo, Your Honor, hindi ko po sinasadya na hindi ko po nailagay. Okay. Yung Happy Penguin Resort, kailan kinonstruct to? Hindi ko po matandaan, Your Honor, dahil ang kausap po dyan yung kinakasama ko po, Your Honor. Kung kausap mo yung kinakasama mo, dapat alam mo. Parang nasa 2021 po yata, Your Honor. 2021. May helipad? Wala po, Your Honor. Talaga? Walang helipad? Wala po, Your Honor. Noong naging mayor ka, noong kinoconstruct yung Happy Penguin, hindi ka ba nagpatayo ng helipad doon? Wala po, Your Honor. Sigurado ka? Ha? Wala po, Your Honor. Huwag ka na sinungaling. Kasi, doon sa helipad na yon, doon lumalanding si girlfriend mo. Hindi ko po girlfriend, Your Honor. So ano? Ano? Wala po, kaibigan lang, Your Honor. Oo, talaga. Marami na nga kaming ebidensya. Ayaw po magsalita ng totoo. Noong sinabi ng girlfriend mo, kinikilig nga ito si ano eh. Si Alice eh. Anyway. Alice, nakapunta ka na ba sa Happy Penguin? Ano pong exact location po? Poblasyon? Sa Sual po. Meron pa ba iba? Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano yung... Oh, Sual? Meron po ako napuntahan po na isang resort po. Pero nung time na yun, wala pa naman pong pangalan ako nakita. Anong ginagawa mo dun? Binibisita mo boyfriend mo? Unang-una po, hindi ko po boyfriend si Mayor Dong. Pangalawa po, pumunta po ako para mamasyal po. Sino kasama mo? Sino kasama mo nung pumunta ko sa Sual? Wesley po. Wesley, kapatid mo. Ano ginawa niyo ron? Bakit ka pumunta sa Sual? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, umikot lang po kami. Kaya tapos, nga, paano mo nga nalaman na may resort doon? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Hindi po, magkikita niyo naman po eh. Magkikita naman po. May ginagawa kasi that time na parang A-house po, A-frame na house po. Tinikna lang po natin. Alright, nung pumunta ka ron sa resort, magkakilala na kayo ni Mayor Dong? Opo, magkakilala po kami ni Mayor Dong. Pareho na kayo Mayor noon, no? At the time? That time po, opo. Ha? Opo. Wala pa kayong matamis na pagtitingin na nun? Your Honor, wala po kami dalawa relasyon. Okay. Okay. Information obtained disclosed that sometime in 2022, there was a vessel aground in the vicinity of Sual waters. Correct? And said vessel has Chinese passengers who was then transported to Bamban, Tarlac,
Pogo, Pogo Hub using two buses owned by the municipality of Sual. And information obtained revealed that there has been a rumor circulating in their town that Kalugay, as mentioned by Senator Joel Villanueva earlier, pawned the town of Sual for 1 billion pesos, 1 billion pesos pa nga. Accordingly, he used some of the money to buy a helicopter which he gave to Go as a gift to impress her. Gano'n ko totoo? Hindi po totoo po yun, Your Honor. At least sinasabi ko yung nag-gather ng intelligence unit natin, ha? Relatedly, SP Pro Tempore, if I may interject. Kaugnay nung tanong mayor ni SP Pro Tempore, gusto ko pong humingi sa KAAP ng flight records ng helicopters na associated kay Guo Huaping, pati yung black box recordings ng mga ito. Andito ba ngayon si Director Tamayo or ibang kinatawa ng KAAP? Wala ka. Okay. So magko-communicate na lamang po ang komite sa KAAP para dun sa black box recordings at ano pang flight records ng mga choppers kaugnay ni Guo Huaping. Salamat, SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. At madalas makita yung mga pick-up vehicles ng Municipality of Sual na may stickers ng Municipality of Sual dun sa Municipality of Bamban. Ano ginagawa ng iyong mga service vehicles ng Sual dun sa Bamban? Hindi ko po alam, Your Honor, po yon. Laging di mo alam, ikaw mayor, di mo alam kung sa... Napakaliit lang ng bayan mo eh. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Anyway, okay, si Alice Go owns the color Pink Fish Farm in Sitio Mangas but was registered under the name of Luz Aki, a Filipino national. Yung Alicel, kung saan na kinoyin yung pangalan yung dalawa, Alice and Seldo, Sel, located in Bacuen, Sual, Pangasinan, was found to be registered with Sheila Go as its registered owner. Sheila, ikaw ba may-ari nito? Alicel? Hindi po. Sagot po. Hindi po. Ay, pangalan mo nakalagay dito, ikaw may-ari ng Alicel. Hindi. Sino nagpapirma sa'yo? Hindi ko po alam. Kaya nga, ikaw ang registered owner nitong Alicel? Hindi ko po alam. Eh, pumirma ka, di ba? Ikaw ang ano, ikaw ang may-ari. Oh. Ha? Hindi ko po alam. Paano hindi mo alam? Ikaw nga may-ari. Ha? Hindi ko po alam. Nasaan yung, nasaan yung ano? Nasaan may-ari na? O sino may-ari kung hindi ikaw may-ari, Sheila? Hindi ko po alam. Eh nakalagay nga sa DTI na ikaw may-ari ng Alicel. Oh, ngayon hindi mo alam. Hindi po. Alam mo, nilift na ni Madam Chair yung contempt. Kakalift lang po, SP Pro Tempore. Hindi baka ko po talaga ulit, alam. Baka ito oh. Alicel Aqua Farm, Sheila Lialgo. Oh. Ikaw may-ari. Gusto mo ba makulong ulit dyan? Hindi ko po alam talaga yun. Hindi mo... Paige, tingnan mo ha, iha. Kasi pag i-deny mo, public document yan, iha. Aminin nyo na kasi. Booking na, ayun nyo pa umamin. Oh. Hindi ko po talaga alam. You know, Sheila, I might be forced to reconsider the decision of our chairperson. Hindi ko po talaga alam ito. O sino nag lapit sa inyo na gawing ikaw may-ari ng Alicel? Wala. Kinausap ka, kilala mo ba si Mayor Dong? Opo.
Oh, hindi ba siya nagsabi sa iyo na o ikaw na kunwari may-ari nito? Hindi po eh. O si Alice Go? Hindi din po. O, eh paano naputa yung pangalan mo diyan? Hindi ko po alam talaga. And this is a that is a public document that I've shown you that we've shown you earlier. Hmm. Paano na hindi ko po talaga alam ha? Ito. Ano? Hindi ko po alam. Okay. Accordingly, alam mo naawa na rin ako sa iyo eh. Nahawa ka na sa pagsisinungaling nila. Gusto mo bang... Hindi ko po gusto talaga mo bang tumagal, alam. Alam mo, na-lift na nga yung contempt order sa iyo eh. Tapos, nagsisinungaling ka pa. Ilang hindi araw ko ka na po kulung, talaga alam, ilang sir. Araw ka na nakulong dito sa Senado? May dalawang hindi linggo, sure. Tatlong linggo? Gusto mo ba madagdagan? Magre-recess na kami. Hindi ko po talaga alam yun, sir. Aminin mo lang kasi yung totoo. Hindi ko po talaga alam paano ko aminin. Okay nga. Sino ang nag-udyok sa'yo? Wala po eh. Na maging may-ari nitong Alicel, itong Alicel Aqua Farm? Wala po. Paano nga napunta yung pangalan? Wala ko alam ano, may magic? Talaga. Bigla nilang mag-isip ang ano, ilagay yung pangalan mo? Hindi ko talaga alam. And accordingly, there was also a business name, Alicel Consumer Goods Trading, registered under a certain John Michael Paran Mayrong. Kilala mo ba itong si John Michael Paran Mayrong? Ako po. Si John Michael Paran Mayrong, kilala mo? Hindi po. Alice Go, kilala mo? Hindi po. Merdong? Kilala mo itong John Michael Paran Mayrong? Hindi ko po kabisado, Your Honor. Kukuha po ako ng copy para po dyan. Your Honor, okay. Mag-produce po kami. Sinabi mo rin, kaibigan na anak mo, itong John Michael Paran Mayrong? Hindi po, Your Honor. Yung Joseph po ang naintindihan ko po noon, yung Joseph. Joseph? Mayrong po. Baka kapatid? Hindi po ko... Okay, information obtained that Alicel Aqua Farm and Alicel Consumer Goods Trading were both established by Kalugay and Goo. Alam niyo, these are public documents already. Hindi magsisinungaling ang mga dokumento, Mayor and Alice. Aminin niyo na kasi totoo. Do you have a business partnership? Yun lang ang gusto namin. Wala akong may pakialam kung magnobyo at nobya kayo. We don't care a bit. We want to establish your partnership if indeed these corporations are used for money laundering activities. I don't care. Si Madam Chair won't care if you have a relationship. Puso naman yun eh. Oh. Ano? Do you have a business partnership? Wala po kaming business partner po ni Mayor Alice Go po, Your Honor. Alam mo, I don't like to dwell on your romantic relationship anymore. Alam na ng buong Swal, alam na ng buong bayan, alam na ng buong Pilipinas na meron kayong relasyon. Based on the facts that we have presented to you, yung mga business corporations, it's very obvious. Alicel. Saan ba na ko yung Alicel? Di ba sa pangalan ninyong dalawa? Yung DNA, Dong and Alice. Di ba sa pangalan ninyong dalawa? Dong Goo. Dong and Goo. Mapapagkailangan po ba yun? Parang ano, lab team yun eh. Di ba? Oh. Wala naman po talaga, Your Honor. Wala po kaming pinagsamahan po kahit isa pang, kahit isa negosyo po, Your Honor. Talaga, ha? Kahit ito mga binanggit na namin mga korporasyon na kinuin yung pangalan mo? Pangalan ninyo? Ha? Opo, Your Honor. Yung Dongo? I-check ko po yung Dongo, Your Honor. Ha? Hindi po sa amin yan, Your Honor. Wala po kaming pagmamayari at wala rin po kaming negosyo po ni kahit ni isa. Parang ano nga eh, Dong yan, Katniel ba? Oh,
Eh, kinuha niyo pangalan niyo eh. Okay, DNA. Sa'yo? Sa inyo? Hindi rin po, Your Honor. Cheryl, ang nakalagay, may-ari ng DNA, yung partner mo, Arnel Salindong. Yes po, Your Honor. Ha? Yes po, Your Honor. Nasaan siya? Oh, do you know anything about this? Yes po, Your Honor. What do you know? Sa kanya po yung DNA. Sino may-ari niya? Siya? Si Arnel po. Yung partner mo? Yes ano po, nature Your Honor. Of business nito? Actually, yung daddy po niya yung nag-finance niyan, Your Honor. Ha? Daddy po niya yung nag-finance niyan. Eh, yung bang partner mo, empleyado ng Sual? Hindi po, Your Honor. Kundi, saan siya nagtatrabaho? Wala, yun lang po. Yung DNA lang po. Nag-empleyado ba siya ng Sual nung araw? Dati po, sa SB po. Kailan? Kailan? 2019, I think. Sa Bamban? Hindi po, Your Honor. Never? Never po, Your Honor. Ano nature of business itong DNA? Pharmaceutical po. Sa gamot po. Ah, sa gamot. Bakit DNA? Si daddy po kasi niya. Daddy and Arnel lang po yan. Ang simple lang po niya ni. Kahit simple ba dyan, malaki, tinatanong ko lang. Yes po. Bakit DNA? Kay daddy po kasi yan talaga. Kaya nga, hindi ba Dong and Alice yun? No po, Your Honor. Eh ano nga, what does it stand for? Siguro, Daddy and Arnel. Wow, ha? Galing mong gimbento talaga, yes ano? Po talaga, Your Honor. Ang bilis mong gimbento, ang bilis ng pick-up mo. Kasi madali, D and A, ha? Yes po talaga. Daddy and ano? Si Arnel po. Ano yung D? Si Daddy po. Anak ng patola, saan tayo pupunta rito? Madam, since I move that we extend this hearing to another day kasi marami pa akong tatanong and because of lack of material time, marami akong magtatanong. Andiyan si Senator Bato, Senator Win, at si Senator JV. Sana magkaroon ulit tayo ng isa o dalawa pang hearing that marami pa ho tayong kailangan tanungin sa ating mga resource persons. Maraming salamat, Madam Chair.